morning. So ngayon na ay Monday. Nag-duty ako kanina, nag-work ako. So meron akong work home-based siya. And dito, kakatapos ko lang kasi graveyard yung shift ko. So matutulog muna ako saglit ha, bago tayo mag-vlog. Sleep muna ako. So habang nagpapaantok ako, manonood muna kay Jiyun. So hindi na lang kaya ako mag-vlog, hindi lumalapas yung mukha. Tapos babasahin niyo na lang yung caption. Ayan, yan yung gusto ko dyan, yung pag nagluluto siya ng mga Korean dishes. Oh, gising na ang lola niyo. Grabe, natagal ako ng tulog. Ayan na siya, oh. 256 na. Ayaw mo na lang mag-focus. Ayan, 256 na. And, katulog ako kanina, di pa mag-10 a.m. So, nagpalit muna ako. Kasi, may dadating ako na Shopee. Tara. Ay, umitim. Tapos muna tayo. Alam niyo, ang pangit ng ganitong shift ko kasi natatapos ako sa work 7 a.m. or 8 a.m. Tapos, alam mo yun, hindi ko alam kung ano na yung body clock ko, pero kakagaling ko sa shift na gabi. So, kuha muna ako ng food. So, let's eat. Ayan, meron na tayong rice. Ito yung sinigang, walang sabaw. Naupos yung sabaw. Ang dami ng sabaw kagabi. Tapos, patis. And then, meron tayo nitong yogurt, banana, milk, and water. Hello, I'm back. So, napag-isipan ko, wala na pala kami tinapay. Gagawa ako ng tinapay. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tinapay. Pero yung version ng tinapay na to, na gagawin natin ay parang French bread style. So, sobrang easy nito. Kung may oven kayo, madali kayo makakapagluto. Tsaka, alam niyo yun, sobrang mura lang ng mga ingredients. So, tara na, tuturuan ko kayo. Sobrang dali nito, mga CZ. Ang una natin kailangan ay bread flour or all-purpose flour. So, ang kailangan natin ay 300 grams. Ito na, nakapag-prepare na ako. Siyempre, kailangan natin siyang i-sift para mawala yung mga dumi, kung meron man. Hindi natin alam, di ba? Kasi sa mga bakery stores lang naman. Baking stores, I mean. Ko lang naman binipili to. Kailangan natin ng sugar. So, ang sugar ko ay 20 grams. So, dito natin siya ilagay. Ayan. Tapos, kailangan din natin ng salt. Ang salt natin ay 5 grams. So, i-measure ko na lang siya dito. 5 grams. So, kung dito yung sugar, yung salt nyo, dito nyo ilagay. Tapos, kailangan din natin ng instant dry yeast. So, instant dry yeast, ito 6 grams. Ito ko siya isasama sa may sugar. Tapos, kailangan din natin ng oil. So, yung oil natin ay 15 grams. Ito. So, ang gamit ko ay vegetable oil. Kinamay na. Malinis po yung kamay ko. So, yung oil, lalagay ko na lang dito sa gitna. Ayan. And then, kailangan din natin ng water. Ang water na kailangan natin ay 180 grams. So, ako, ito yung water natin. Isasama ko lang din siya. Tapos, ayun daw maati. Gusto lang natin. And then, since tamad akong magmasa sa kamay, dahil namamanage yung kamay ko, dahil ang work ko rin naman ay through computer, ayan, gagamit ako ng mixer. So, mga sisi, ang mixer na gamit ko ay hand mixer lang. Ang brand nito is Panasonic. And ito yung dough hook na tinatawag.
Ayan, yung parang pa-spiral. And ito yung gagamitin natin. So, imamasa natin siya ng mga, 2 or 3 minutes. So, kung makikita niya mga sizi, nagdikit-dikit na siya. So, tuloy lang natin. So, ayan. Okay na siya. And, naka 3 minutes na tayo nun. Ayan. Since okay na siya, ayusin lang natin. Ganun lang kadali ang mga sisi. Madikit. So, ako ang ginagawa ko, i-finform ko lang siya sa parang ball na ganyan. Kung may natira mga oil dito, tinataktak ko and then i-grease ko lang. And ilalagay natin siya dyan. I-rest natin siya for 40 minutes to 1 hour. Lalagyan natin siya ng cling wrap. Wait lang. Make sure na walang passage ng air. I-set aside natin siya. I-rest natin siya na 40 minutes to 1 hour. O, julit-julit ang ola nyo. Sa isang lugar na tingin nyo mainit sa inyong bahay. So, sa akin, wala. Dito na lang sa aking oven. So, yan yung aking oven. Lalagay ko lang siya dyan. Ayan. So, as you can see, alsado na. Siya. Tapos, lagay natin dito sa ating board. So, ang ginagawa ko dito, hinahati ko siya sa dalawa. Ganyan ko siya sa harina. And then, itatak ko ulit. Parang pabilog. Ayan. And then, iro-roll ko siya ng pag ganyan na yung form niya, ilalagay ko na siya dito sa ating pan. Yan na yung ating tinapay. And then, i-dust na lang ulit natin ng konti pa. Tapos, i-rest ulit natin siya ng for another 30 minutes. Tapos, balikan natin siya. So, ayan. I-preheat tayo ng oven. Dito ko sa 200 muna for 10 minutes. And then, mamaya ipapaba natin siya sa 180 degrees. Preheat muna natin siya ng 10 minutes. Ayan. So, kung makikita nyo, gamitan natin ng flashlight. Ayan. Nakasalang na tayo at i-bake natin siya for 40 minutes. At pansin nyo yung difference. Umalsa na siya, oh. Nakakatawa. So, while waiting, pakainin muna natin sila. Yan yung food nila. Max Flow. Ah, gutom na sila. Gutom na. Sige, kain na.
Init na. Hindi na kumakain na sila, oh. Ang cute nila, tingnan. Ayan na ang ating bread. Diba? O, meron ka ng sariling tinapay. Crunchy yan sa labas. Pagka mamaya na ang mainit pa eh. Crunchy yan sa labas. Pero pagdating sa loob, soft. Yan na. So, pinakita ko na kanina yung ating finished product. Diba? Finished product. So, try natin siya. Perfect siya for tea, for coffee. Pati merienda masarap. Alam niyo yung gusto ko dito kasi syempre hindi siya matagal na minasa, diba? Yung bread niya, makunat yung loob. Kaya, sasarapan ako. Tapos, yung labas, medyo, ano, medyo hard shell. Diba? Ah. Perfect. Diba? Sobrang konti na ng ingredients. Ano yung ginagawa niya, oh? Oh, okay. Diba? Tumuha lang kayo. And then, indulge nyo lang yung sarili nyo. Sasarap ng tinapay na to. So, ayun guys. I-end ko na yung vlog kasi sa tagal ng proseso, no? Tsaka nagluto-luto pa ako and all. So, gabi na. Kailangan ko na mag-rest kasi may pasok ako ng 1 a.m. So, thank you for watching itong video natin for today. At kita tayo sa mga susunod pa. Okay, thank you. Bye!